Yo mga kuis, siguro naman nabalitaan nyo ng issue ni Paul Desiderio. Ngayong araw lamang nagparamdam na sa kanyang social media account ang Blackwater Guard na ito. At ayon sa kanya, hindi raw totoo ang lahat ng akusasyon sa kanya at nagsisinungaling daw ang kanyang ex-partner. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa isyung yan na out na sa basketball, ayaw nating manghimasok. Pero dahil kasi sa isyung yan, delikado tuloy ang kanyang PBA career kapag napatunayan. Una nang sinabi ng babae na sinasaktan daw siya ni Paul at ang pinakamalala, nagbanta pa ito na kapag nalasing, baka may gagawin daw ito sa kanya na hindi maganda, which is sa batas natin, may kaukulang kaparusahan yan. Actually, matagal na raw itong ginagawa ni Paul sa kanya, pero dahil sa takot na baka raw siya ang mabaliktad at para hindi din masira ang career, kaya minabuti niyang tumikom ng ilang taon. Sa lahat-lahat ng pinost niya na napakahaba, pinabulaanan niya ni Paul. Ayon sa kanya, halos lahat ng mga sinabi ni Agatha Overo ay hindi totoo. Hindi daw niya kailanman ginagawa ang pananakit ng babae, especially ang ina ng kanyang mga anak. Pero ano ba ang sinabi ng Blackwater dito? Nako, ewan ko lang kung may babalikan pa si Paul kasi ang Blackwater parang nahihiya talaga sa akusasyon ni Agatha. Taga Blackwater pa naman ang player at higit sa lahat, nagalaw din ang credibility ng UP. Ayon sa Blackwater Management, handa silang makipag-partnership sa investigation team para malaman kung totoong nagkasala ang player nila. Ayon din sa PBA, hinding-hindi nila ito tolerate ang ganitong klaseng cases, especially kung tungkol na sa pananakit. Ang sino mang player ang may ganitong kaso ay parurusahan din ng PBA at ng mismong mother team niya. Pero mga kuis, may iba na nagsabi na baka raw, taktika lang ng kabilang kampo para mapag-usapan ng PBA? Nako, hindi naman siguro no. Si Paul Desiderio ay talaga namang wise din. Ginagamit umano nito ang sariling kamay ng babae para hindi maakusahan at nag-iingat na hindi masyadong masaktan para walang pasa. So kung walang pasa, mahirap mapatunayan kung talaga bang may kasalanan. Kaya kampante ngayon si Paul kasi walang matibay na ebidensya. Ang pang-aabuso physically ay hindi biro mga kuis. Malaki-laking charges ang haharapin mo sa ganitong kaso. Pero sana naman, wala nang ganitong issue ang PBA sa future para hindi naman nadudungisan ng PBA. Kung totoo din na nagsisinungaling ang kanyang ex-partner, aba, bahala na sila dyan. Pero ang player na ito ay narumihan na ang pangalan sa media at sa sports. So tingnan na lang natin kung ano ang resulta ng investigasyon. Kayo mga quiz, anong masasabi nyo sa pag-deny ni Paul Desiderio sa issue? Dapat pa bang maglaro ito sa PBA? Comment nyo lang po yan sa baba. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Para sa iyong shoutout, abangan sa next video. See ya!